If you're going to watch reality shows, no? Ang laging excitement is tuwing may bagong pumapasok. Na-excite lahat ng tao. Uy, sino yung bagong papasok? Ganto ganyan. So, yung time kasi ng season 1, nung wala nang pumasok, lahat kilala na ganun. Parang medyo naging stagnant ng konti. Parang, we need to show people something new. So, again, we started recruiting again and nag-start ulit kaming magpa-audition. So, yan. I started calling Maida Plus. And then, I called Glenn. Tapos, the rest from auditions na. Nandiyan na si Jervy, si Jibe, nandiyan din si Adin, nandiyan si Leo, at pati iba pa natin mga content creators na pumasok ng batch 2. Batch 2 gave real excitement talaga sa mga batch 1. Yung parang, alam mo, parang nabuhayan ka ng dugo. Parang ano, dito sa loob ng mansyon, di ba? Season 2 to season 5, di ba laging excited lahat ng tao tuwing may bagong papasok? Ganun yung feeling na nung pumasok yung batch 2. Kasi imagine, ang dami nilang pumasok nun. I think 6 ata sila or more na pumasok nun. It's been 1 to 2 months already na wala namang ibang pumapasok na kami-kami lang. Pare-pareho lang yung mga similar faces na nakikita namin. Kaya nung may pumasok na marami, parang lahat talaga na-excite. And even our viewers, parang na-excite. Mula, sino tong mga to? Ganun-ganyan. One of the experiences na may experience nyo sa loob ng mansion is may mga celebrity guests na papasok. Season 1 pa lang, ang bigat na ng mga guests namin. We had Yassi Pressman. We had Christine Reyes. Maxine Magalona. We even had collabs with international artists. We had Salt Papi. Si Salt Papi, di ba? Sikat na sikat Salt Papi ngayon. And sobrang dami pa, guys. Alam naman natin na isa sa strength ng The House of Collab are yung mga love teams natin, di ba? Dito sa loob ng mansion. Alam natin, ang lakas ng mga love teams dito, di ba? Usually, nag-rise talaga sila. Pero, akala ng iba, ang first love teams ng The House of Collab is yung Carlia or mga iba-iba pang mga love teams na hindi ko na babanggitan, ha? Pero, before yung mga love teams na yon, kasi before, kasi wala pa kaming Kumu, no? Kaya, baka yung iba hindi pa nakita yung mga love teams before. Pero, season 1, nag-start na agad yung love team. Siyempre, pinakaunang-unang love team na pumasok, bago pa pumasok ng Dawson Collab, mag-jowa na talaga sila. Ito, Kat Niel, di ba? Mark Bernardo, tsaka si Kat Monim Team. Yan ang first love team ng Dawson Collab. And then, yung sumunod. Ang sumunod na love team. At naging sila, pero unfortunately, medyo they went separate ways na si Ishi Kailin and si Tom Hacksteps. We're official. Love letter and trust to take my love. She's very. Oh, it's just, I don't know how hard it is for
to say that. So I was very shocked then. I'm so proud of that. Imagine if I'm doing the math correctly. If the content creator is like 20 years old, 21 years old, take out 2 years of lockdown. They were like 17, 18 year old bago sila pumasok dito sa reality show. So imagine mo na lang yung, I don't know if it's yung sabik makipag interact or lumabas ng kani-kanilang mga houses. So hindi mo maiwasan merong mga konting, if I may say, hanky-panky or mga kaganapan sa loob ng THOC Mansion. Di maiwasan ang mga may mga crush, di maiwasan ang mga selosan, may mga tao na nagkainlaban, may mga tao na nagkapikunan, umabot pa sa punto na personal na talaga. Pagdating ng gabi, sabay-sabay nanood ang mga content creators ng episode kung saan nagkomprontahan sina Dior at Owen. At habang nanonood ang lahat, makikita ang inis sa mukha ng dalawa. Sa mga tao sa comment section, nagsabi pa sila na ang feeling superior ko daw. Dun sa ako, may kasalanan din ako. And ano, sila din may kasalanan din. Lahat kami may kasalanan, so nag-sorry na kami sa isa't isa. Kaya sinabi ko dun sa video ko sa TikTok, okay na kami, all is well na. Yung video, yung dating sa akin, yung video na pagka-upload niya is sobrang bullshit. Kasi akala namin naayos na nung unang confrontation namin sa kanya doon. At habang ilalim ang gabi, mas nagiging intense ang kanyang usapan. Tumating na nga sa puntong pati si Steve na kasali na lang sa usapan. At nang matapos na ang episode, mas uminit na ang eksena. Dahil ang inakala nating pagiging okay na nila, may paghuhugutan pa pala. Hoy, wag ka alis! Saan ka pupunta? Before pa kasi medyo may mga hindi na talaga napagkakasunduan si Dior tsaka si Owen. Kasi alam naman natin dito sa loob ng mansion, di ba? We have 25 or more content creators with different personalities. Madalas naman talaga na may mga bagay or mga tao na hindi natin makakasundo, di ba? Kasi iba-iba pa rin tayo ng personality, iba-iba tayo ng ugali. Sobrang grabe na yung emotions ko, bugso ng damdamin na sobrang ando na talaga yung emotion ko. Alam ko sa sarili ko, pagkasalanan ko, inaamin ko yan. If I myself needs a second chance, of course, I hope mabigyan niya ako ng second chance. Oh, I'm so sorry.
lagi ko sinasabi, dito sa loob ng mansyon, normal yung mga ganitong pangyayari. Even sa normal na pamilya, magkakaibigan, nagkakaroon din talaga ng conflict, nagkakaroon ng tampuhan, minsan nag-aaway. Pero ang maganda doon, at the end of the day, naayos pa rin at nabubuo pa rin ang isang pamilya.